Narito, ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto Ricardo, balita, serbisyo publiko. On the go! May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Dr. Rachel Go, Gani Oro at Senador Bongo sa On the Go! Yes, sirree! On the go na po tayo. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Magiliw naming taga-subaybay. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang On the Go sa himpilang ito ng DWIZ 882 sa inyong mga radyo. At napapanood din sa buong mundo sa pamamagitan nating online streaming. Sa loob po ng isang oras at kalahati, mula alas 5:30 hanggang alas 7 ng gabi, antabayanan po ninyo ang ating mga naglalakihang mga balita, on the spot na mga report mula sa labas ng himpilan, at syempre ang ora-oradang pagbabalita at may malasakit na public service. Ito po ang inyong lingkod, Gani Oro, ngayong araw na ito ng Friday, 5 na po sa buwan ng Hulyo. Kasama pa rin natin si Chris Ryan Reyes. Magandang hapon sa iyo, Ryan. Magandang hapon po sa inyong lahat, at ako naman po si Chris Ryan Reyes, at tutok lamang po sa aming programa na punong-puno ng mga bagong balita. At syempre, mamaya, abangan nyo po, Senator Bongo binisita ang mga nasunugan sa Bahay Toro, at atin pong himayin pa ang mga panukalang batas na isinusulong ni Senator Bongo. At sa ating mga naglalakihang balita pa rin araw na ito, ngayong araw na ito ng Friday, July 5, yehe! Aba, ay dapat mapayehe tayo sapagkat ito pong license to operate ng ikatlong telco company ipagkakalob na po sa susunod na linggo. Meaning, ay magkakaroon po ng pangatlong telco, no? Wala, kung may Globe, may Smart, meron ng Miss Latel. Ayun. Aba, okay yan. Bibilis na kaya ang ating internet. Kayo kaya ay mawawala na mga drop, mga drop calls. Tayo pala kaya ay masiservisyohan ang gusto sa ating komunikasyon. Makakapag Facebook na ba tayo ng maayos? At hindi na ba tayo gagastos ng napakalaki sa ating mga texts? Ah? At gaganda ba ang servisyo na ng ating telecommunication companies? Ay, at sana hindi lang pangatlo, dapat mayroon na pang-apat hanggang panlima na mga kumpanya para hindi naman lumaki ang ulo at hindi magmalaki ito mga kasalukuyang telco. Na para bang sila na lang, no? Pagka hindi mo nagustuhan ang kanilang servisyo, lipat ka sa kabila. Yun, maraming choices. May mga choices ka. At higit sa lahat ay kumbaga magpapaligsahan na yan. Kumbaga ang tawag dyan ay healthy competitions ang dapat mangyari. Alright, tuloy-tuloy po tayo. At sa ngayong araw na ito antabayanin po ang pakipag-ugnayan natin sa mga kumpanya ng TNVS. Ito yung transport, no? Transport sector natin. Ikaw ba nag-grab ka? Halos everyday nag-grab ako. Ayun. Kaya mabigat sa bulsa talaga. Okay naman ang servisyo ng Grab ngayon. Hindi ka nahihirapang mag-book. Okay ang servisyo ng ilan, pero may ilan din syempre hindi. Ayan. Kasi this coming Monday daw ay may ng mga ikakasang protesta. Tigil pasada itong mga miyembro ng TNVS. Ano ba ibig sabihin ng TNVS? Transport Network Vehicle Service. O, TNVS. Mamaya, hinga natin ang reaksyon ng kumpanya ng Grab. Kasi Grab na lang yata ang may TNVS ngayon, di ba? Wala na yung Uber. Uber na. Okay, nag-Uber na. At meron na lang Uber Pass. Ayun. Overpass na lang po ang meron ngayon. At sa pangalan po ni Doc Rachel Go at ni Senator Bongo, kami po inyong mapapakinggan hanggang alas 7 ngayong gabi. Bago tayo pumalaot sa ating mga balita, importante ito, Ryan, ha? Yes. Na malaman muna natin ang magiging kalagayan ng ating panahon. Magiging maulan ba ngayong gabi? Bukas ng umaga, sa bagay Sabado bukas, pero may mga pasok pa rin po sa eskwela. Ano ang magiging ating weather update? Sa ulat panahon, bigandaan po natin ang weather report mula kay Raymond Ordinario ng Pag-asa. Raymond, magandang hapon. Yes po, magandang hapon din naman po. At para nga sa magiging lagay ng panahon natin sa susunod na 24 oras,
Meron pa rin tayong binabantay ang low pressure area, and as of 3 p.m. nga, ito ay tinatay ang nasa layong 180 kilometers west-northwest yan ng Zamboanga City sa may Zamboanga del Sur. Ang nasabing low pressure area nga ay inaasahan din natin ng matunaw sa mga susunod na oras. Dahil nga sa nasabing low pressure area, nakaka-apekto ito ngayon dito sa Palawan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region na magdadala pa rin ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantalan dito naman sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng ating bansa, ay patuloy na makakaasa ng pangkalahatang maaliwala sa panahon, maliban na po sa mga isolated rain showers, dala pa rin po yan ang ating mga localized thunderstorm. Agwat nga po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 hanggang 33 degrees Celsius at sa may Baguio City naman ay mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa ngayon, wala po tayong nakataas sa gale warning sa anumang baybayin ng ating kapuluan, kaya po malayang makapalaot ang ating mga kababayang maisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. At ang haring araw nga dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:30 ng hapon at muling sisikat yan bukas ng 5:32 ng umaga. At yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Raymond Ordinario nag-uulat. So walang mga pangamba pa na talagang magkakaroon ng malakas na bagyo ang paparating sa atin. Sa ngayon po, wala lang po tayo pang namamataan na masama ng panahon na posibleng maging bagyo po sa mga susunod na 3 hanggang 5 araw po. Itong nakalipas na 2 araw, medyo mainit ang panahon natin, Raymond. Ano ibig sabihin ito? Medyo nagpapahinga ba tayo sa panahon ng tag-ulan? Tama po yun, kasi after nga pong nitong ating mga nakaraang araw na mga pag-ulan po, ay pumasok po rin po tayo dito sa tinatawag natin na transition period o yung ating monsoon break season. So, hindi po tayo makakaasa ng mga pag-ulan po sa mga susunod na araw. Oh, ilang araw yan na wala tayong ulan? Usually, di ba, tuwing hapon, dapat nauulan na tayo? So, ngayon po, nakikita lang po natin, hindi magiging madalas yung mga afternoon thunderstorm po natin. Mm-hmm. Dahil nga po, hindi naman na totally nakaka-apekto ulit ang habagat dito sa ating, especially dito po sa western section ng Luzon. Kaya po, hindi natin inaasahan nga ng mga may pag-ulan. So, mga ano po, hanggang next week ay inaasahan po natin ang mga ganitong condition po. Kaya, pinapayuhan pa rin po natin ang ating mga kababayan po, lalo na dito sa Metro Manila, na patuloy pa rin po tayo magtipid ng tubig dahil hindi pa po nakaka-recover ang ating mga dam. Tama yun, ano? So, medyo bumaba na naman daw muli yung level ng tubig sa Angat Dam at sa La Mesa Dam. But we will expecting sunny Saturday and sunny Sunday morning. Sunday the whole day, no? Tama po yun. So, magiging magandang panahon po at magiging maaliwaras po yung panahon natin itong paparating na weekend. Kaya po yung mga nagpaplano pa po magbakasyon o magpahinga is maganda pagkakataon pa po ito. Maraming salamat, Raymond. Maraming salamat din po at magandang hapon po sa ating lahat. Si Raymond Ordinario mula sa Forecasting Center ng PAGASA para sa ating Ulat Panahon. Muna, chine-check pa ho natin sapagkat may mga text messages natin, mga mensahe nating tinatanggap dyan, Ryan. Ayan, paki-check daw yung FB Live nyo, walang sound, sabi ni Al Matalon. Wala pang sound. Wala tayong sound, sabi ni Rosemary. Oh, Nablo Abayari Brasas. Inaayos pa ho natin, bakit kanina pa yata kay senyor walang sound ang ating social media. Ang dami rin kasing nakikinig sa atin ngayon sa social media, sa Facebook live po natin yan. But on our radio broadcast sa 882 kHz, tayo po naman ay malinaw na nabipakinggan sa ang panig ng ating bansa. At sa mga ilang panlalawigang himpilan na nakahukap sa ating programa. Alas 6:43 na po ang oras natin sa buong kapuluan at mahigit 20 bansa na miyembro naman ng United Nations na nawagan ng investigasyon kaugnay sa mga kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Yan. At medyo nabuhay na naman po itong issue ng mga extrajudicial killings at itong drug, no? Tungkol naman sa kaso ng droga matapos pong mabaril, no? Yung isang bata dito sa may isang paslit dito po sa may gawin ng Rizal, no?
na kung saan ay sinasabi naman ng mga otoridad natin na ginawang human shield ang bata. Well, anyway, under investigation po ho yan. At tayo po ay patuloy na mag-antabay sa mga balita. Okay, in just a moment, tayo po ay magbibigay daan sa mga balitang on the go ni Chris Ryan para po naman sa ating mga activities ni Senator Bongo. May panibagong pinuntahang sunog na naman, no? Si Senator Bongo, at yan po ay ibabalita ni Chris Ryan Reyes. Okay, binisita ni Senator Bongo ang mga biktima ng sunog sa Barangay Bahay Toro, Quezon City upang agarang rumesponde sa mga nangangailangang at higit na 65 na nakakapamilya ang nawala ng tirahan at kasalukuyan ngayong tumutuloy sa GSIS Covered Court bilang pansamantalang evacuation center. At dahil sa dumadami ang insidente ng sunog, ay nagdesisyon si Senator Bongo na magpanukala ng Fire Protection Modernization Bill. Ang panukalang ito ay tututok sa mga bagong Bureau of Fire Protection na sasamahan naman ng Fire Protection Modernization Program. Kasama sa programang ito ang pag-hire ng mas maraming tauhan, pagdadagdag pa ng mga makabagong kagamitan at trainings ng ating mga firefighters. Sinabi rin ni Senator Bongo na masakit at masyadong mahirap ang masunugan ng bahay at mawalan ng mga minamahal sa buhay ng dahil lamang sa sunog. Kailangan mag-hire pa tayo ng mas maraming firefighters na merong mas maraming trainings para sa kanila. Kailangan din nating makabili ng mga modernong kagamitan at fire trucks upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat biktima. Sa pakiusap ni Senator Bongo ay tumutulong at iba't ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng DSWD, DOH, PAGCOR, PCSO, PICAP at TESDA, at ang DTI naman ay tumulong din para sa livelihood assistance, at National Housing Authority naman ay para sa mga murang pabahay. Sa mga estudyante namang biktima ng sunog ay ibinili sila ng mga uniforme at school supplies upang makabalik agad sila sa kanilang mga pag-aaral. Sinabi pa ni Senator Bongo na kailangan talaga na ma-scale up ang preparedness to resiliency against disasters, at napapanahon na din na talagang magkaroon ng sariling departamento na nakatutok lamang sa mga ganitong pangyayari. Maraming salamat, Ryan. Oras natin, alas 5:47 na po ng umaga. Hapon sa buong kapuluan, medyo mainit ang maghapon ho natin ngayon, at balik alinsangan tayo ngayon, balik pay, at pinagpapawisang hapon ng Biyernes po sa inyong lahat. Ngayon naman, dumako naman tayo sa report mula sa ating correspondent, ating Metro Patrol mula sa gawin ng Rizal. Metro Patrol report from Rizal Province, Tata Ray Abelia. Magandang hapon, Tata Ray. Magandang hapon po kasama mga gani, at magandang hapon din sa ating mga tagapakinig. At kapunya lamang ay tinanggal na anatrang hepe na nakasign dito sa Rodriguez Rizal. Ang tinanggal ay kinilalang si Police Lieutenant Colonel Reste Adamasio kasama na ang 13 tauhan niya. Ito ay regarding nga doon sa batang 3 anyo sa batang babae na ipitapalta ng putok sa bypass operation sa nasabing bayan. Ito yung nakalipas na linggo. At kasalukuyan, ang naturang mga tinanggal nga ay nilipat muna ito sa Administrative Office and Holding Unit ng Rizal Provincial Police Office. At ganyan po man, sabi nga ng ating mga kakilalang police dito na ay pabangit ang pangalan, napaka-shorting mouse daw ang naturang hepe sapagkat hindi naman kaila. Kakilalan natin ang naturang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Reyes Damasco. Ang mga sumunod na hindi nagtatagal sa pwesto ang bayan ng Honor Rizal, naging hepe yan diyan. Ang Taytay, hindi rin nagtagal yan. At itong huli nga, itong bayan ng Rodriguez Rizal, daw may kumulang sa dalawang buwan niyang pakakatalaga. Gagaman, sabi nga ng ating babang karagdagan dyan, sabi nga ng naturang hepe, abay bakit ganyan nangyayari? At gustong-gusto niya siya maupo sa naturang lalawigan patuna sa mga bayan na inakala nila
ay mapapatigil ang mga tinatawag ting mga mga drug addiction sa mga lugar na kanilang area of responsibility. Samantala nga ma'am, at sa naturang bypass operation, dyan na nagbuwis ng buhay sa naturang accident na nakilalang si Police Senior Master Sergeant Conrado Cabigan na siya na tumatawing bayan sa mga naturang pusher. Yan ang balita. Andrei, thank you. Running story ang nire-report mo na yan. Roger. Ibig sabihin, mahaba-habang istorya na dapat tutukan dyan. Ang unang tanong, ano ba itong rules of engagement na pinututubad ng ating PNP sa lugar na yan ng Rizal? San Mateo ito, no? San Mateo? Correcta. Oo. Kung ginawa talagang human shield itong batang ito ng kanilang hinahabol na suspect, abay, dapat meron silang nalaman nila yon at meron silang ginawang aksyon para hindi madamay yung bata, no? Kung meron man silang tinatarget doon. Medyo pinag-aaralang mabuti yan. Ngayon, bago ika nga bumaril o bago makipagbarilan, no, sa mga nandoon kung may ibang madadamay. Alam naman ng mga kumbaga SOP naman yan sa ating mga miyembro ng ating PNP. Pero medyo sketchy pa eh. Medyo malabo pa sa ating nababalitaan ano ba talaga ang totoong pangyayari. Kaya magandang maimbestigahan mo rin yan at tutukan mo talaga yan, Tata Ray. Correct, tama ka dyan. At bakit ito naman balita ito ay ayon sa ating nakalap na informante dito sa ating mga kaibigan, kakilala mga hepe dito sa naturang lalawigan, sapagkat di naman kaila, itong mga chief of police, 13 town in one city, ay kailangan naman ang Tataray at sila naman nagbabahag nga lamang. At kanina nga ay Tataray, yung mabagdi namin pangalan. Sabi ko, yung common sense, salamat sa tiwala sa akin. Hindi ko pwede magiging yan. At ako naman, napakakatiwala nyo. Regarding nga sa pangyayari, yung nakalipas na araw nga, dun sa naturang hepe, at din naman kaila. Kaibigan din naman natin yan, bossing gani. Kaibigan din natin yan. Kaya nga lang nasabi ng ating mga kapulisan na ipamukit ang pangalan, mga hepe. Bakit gayon? Di nagtatagal sa naturang pwesto. Napakalalim nga, pero alam ko, kaya din katagal ang mga iperito ay regarding nga doon sa kanilang area of responsibility. Pagkat tumisan, di mo natatanong, ang mga local executive dito, particularly yun, nababangit sa inyong abalingkot. Pero of the record lamang ang usapan. Napalitan ba ang mayor dyan? May bago bang naupo sa pwesto o yun dati pa rin? Well, yung kanyang ama, si Kai Iyong, speaking, si Rodriguez, lumatakbong vice mayor. Natalo. Ano na kanyang anak as ay mayor. Ngayon. Kasi minsan, yung pagpapalit-palit ng hepe ng pulisya ay nakasalalay din sa naupong alkalde o mayor. Di ba? Meron silang power mamili o magrekomenda kung sino ang kanilang gagawing hepe ng pulisya sa lugar nila. Di ba? Kore ka dyan. Tapakaganda ng tanong mo yan. At Lynn Makaila ay ating nababasa yan. Alaman natin sa mga, lalo sa ating provincial director, ibang lista, talagang welcome naman tayo rito. Alam mo naman, kaya lang may problema kanti. Baka pwede naman ang ating public information office. Ano ba yan? Lieutenant de la Viga. Kamu kumukuha sa tatay ng expert report yan. Laging dalan, wala ka pa diyang report. Paano ba yan? Ikaw ako naman namimilal sa'yo ng konting pangunawa. Ako po ay volunteers po. Alam mo naman yan, namamortor mo ng pagbabalita ko naman. Ako naman nakikusap lamang ang iyong abalik sa tatari. Bigyan mo naman ako naman nangyayari. You are the public information office ka ng PNP dito sa buong lalawigan. Pakibagi naman naman ako kasi may mga nakita ang balita dyan. Isa iba, wala na pakandun. Ako po ay nakikusap lang sa iyo, Mr. Tenente de la Viga, ang bilang PIO dito ng PNP sa lalawigan ng Rizal. So, yan mga balita mula sa lalawigan ng Rizal. Ito po sa Tataray, Argo Sabella. Nag-uulat sa ipilang may tudulakas di WIG. Maraming salamat, Tata Ray Abelia, ang ating Metro Patrol mula po naman sa lalawigan ng Rizal. Rizal, ayan, ang bayan ni Rizal. Ay, Rizal, pero ang bayan ni Rizal ay Laguna. Siguro, tinawag na Rizal yan. Eh, malawak kasi yung Rizal eh. Dati, ang part ng mga nasa Metro Manila ngayon ay Rizal, di ba? Rizal. Okay. Malabon, Rizal, Valenzuela. Marikina, di ba? Marikina, Rizal yan.
Yan, may mga yung Paranaque Rizal pa yun, di ba? Itong Pateros Rizal, malawak dati yan. Naging sakop na nga lang ng Metro Manila. Well, speaking of Metro Manila, aba, mukhang ako'y napapahanga dito si kay Isko Moreno, kay Mayor. Oo, yung bagong mayor ng Maynila, si Mayor Isko Moreno, eh marami ho ang, kumbaga, napapataas ang kilay. No? Mm-hmm. Ang iba ay nagsasabing thumbs up, di ba? Mm-hmm. Maganda yung ginagawa mo, Mayor Isko Moreno. Ang iba naman yung nagsasabing parang nag-OOA yata si Mayor Isko Moreno sa kanyang mga ginagawa ngayon. Well, ano man ang gustong ipahiwatig at gawin, alam mo, okay lang yun eh, para sa atin, at ako, bilang obserbasyon ko sa media, okay lang yun na ipinapublish mo yung bawat ginagawa mo. Totoo. Sapagat ikaw ay public official. Pag sinabing public official ka, yung pondo na ginagamit ninyo dyan sa inyong operasyon ay pera ng publiko, pera ng bayan yan. Mali nga yung sabihing pera ng gobyerno eh. Dapat taxpayers' money, pera ng publiko, sapagat ang gobyerno ay hindi naman magkakaroon ng kanyang pondo kung hindi nagagaling sa publiko. Mula sa binabayad nating buwis, mula sa nagbabayad, eh nga lang kumain ka sa fast food. Ang laki. Ha? Laki. Bumili ako ng burger. Isang burger ko, magkano yung binili kong burger? 55 pesos. 55 pesos spaghetti o burger. Tapos, yung presyo pala ng aking binili, pag inusisa ko yung resibo ko, 49 pesos lang. So almost mahigit 5 pesos yung tax. Maliit. Ha? Maliit. Hindi, 5 pesos sa isang burger lang. Burger lang. Eh ilang taong kumakain ng burger sa mga restaurant na 'yon? Ibig sabihin sa halagang 55 pesos, ang talagang binili mo lang na produkto ay wala pang 50 pesos. At yung almost 6 pesos ay tax na binayaran mo. Sa yung binili. Buti nga sa Pilipinas, ganun kaliit. Sa ibang bansa, ang laki. Mas malaki. Kasi mas malaki naman ang income ng mga tao doon. Pero ang pinag-uusapan dito, bumili ka lang ng burger o soft drink sa mga fast food chains, ay talagang nagbabayad ka na ng buwis. Kaya sasabihin mo na, taxpayer ako. Yung pala ang pinakatama. Taxpayer's money. Money. Ayun. Ang ginagastos ng gobyerno. Ngayon, balikan natin. Itong ginagawa ni Mayor Isko Moreno ng Maynila, abay siya mismo ang sumisira doon sa kwan, ha, sa mga illegal structure. Anong sinira niya dito? Yung outpost. Ha? Yes, oo, nakita ko yung outpost. Outpost na nakahamba lang sa, na humaharang sa eskinita, sa patwalk. Na ginagawa lang doon at tambayan. Ginagawa lang daw tambayan, okay. Maganda yan na pinapakita sa taong bayan ang ginagawa ng isang mayor. Sabihin na natin, sabi din na paepal. Para sa akin, hindi paepal yun. Napakatama ng kanyang ginagawa. Tama yun na nalalaman ng taong bayan. Alam mo yung paepal, mas matatawag ko pang paepal yung ginawa ni dating Mayor Erap eh. Nakita mo yun, yung... Yes, yung nagsaboy ng basura. Nagsaboy ng basura yung mga staff niya, tapos sasalukin niya, i-fishnet niya yung basura para daw sa put-off. Ano ba yung put-off? Para sa publicity, pipicturean, na kunwari si Mayor ay kasama sa operation, cleaning, ek-ek, di ba? Yung akala kanilang, ko na mga joke lang yung ganun, pero nangyayari pala talaga sa totoong buhay talaga. Kasi gusto nila magkaroon ng publicity. Ang good tawag publicity, nila dyan, oo. Put off, pipicture ng quad, pipicture ng, bigyan mo nga kami ng, bigyan mo kami ng dalawahan, at para napapanood naman si, split screen, ayan. Oo nga, bago pa naman yung damit. Bago tong damit ni Ryan, hindi na nakikita yung kanyang quad. Split screen mo nga kami. Ayan, okay. Galing Changi pa naman to. Changi yan ngayon. Imagine, lalagyan mo ng basura para may salukin yung mayor para makuna ng picture o mabidyohan. Eh, publicity yun. Yun ang paepal. At ang maganda pa, nun, talaga ang kailangan yung mukha mo nakaharap. Hindi, walang problema kaysa picture niya kaysa ipapublicize yan. Eh, ba't daw nagpapapicture pa? Okay lang yun. Para sa akin, pero totoong may ginagawa.
At ganyan, ang, yung pagwasak ng mga dagdon. Video karera. Video karera. Yung pagwasak ng mga video karera. Eh dati yung put off na sinasabi nilang pa-EPAL, pag winasak nila yung video karera, wala nang laman sa loob. Ayun. Pero ito meron. Box na lang yun. Pero ito meron talaga. Ngayon, kinuha yung laman loob ng video karera at kasamang sinira. Pero ang tanong dyan, hanggang kailan? Actually, nabasa ko rin yun eh. Sabi ng iba daw eh, wag dong ningas kugon. Alam mo, may mga tao talaga tayo sa paligid talaga na gumawa ka na, sasabihin pa ningas kugon. Eh, minsan hindi mo masasabing ningas kugon yan hanggat hindi nagpapatuloy. Oo, nga, ngayon, masasabi mo bang ningas kugon yan? Tama naman yung kanilang obserbasyon. Alam mo kung bakit? Dalandala tayo. Nadala. Ganon kasi ang ginagawa previously. Kaya ngayon, gusto kong bigyan ng tawag ng benefit of the doubt si Mayor Isko Moreno. Aba, masyado po hong maaga para magsabi tayong ningas kugo ng kanyang ginagawa. Sapagat, may ginagawa siya ngayon, gusto niya lang nakikita ng tao bayan. Diba? At yung iba naman siguro naiingit dyan. Eh bakit yung ibang mga local mayors, ibang mga mayor sa Metro Manila at sa probinsya, bakit hindi nila gawin naman yan? Ha? Bigyan mo naman ng, ano naman ang inyong gimmick dyan na makabuluhan. Kaya nga. Di ba? Masasabi lang nating ningas kugo ng ginagawa niya ni Isko Moreno kung after 1 month to 3 months, hindi niya na ipinagpatuloy. Ayan. At saka nandun pa rin. Pero sa totoo lang, Sir Gani, medyo nakakatakot dahil binabangga. Marami kang natatapakan na dyan at nababangga sa pagkakataon na yan. Pag ikaw ay isang public servant at pumasok ka sa serbisyong ito, dapat ang takot ay hindi, mag-ingat ka, pero hindi ka dapat matakot. Sa bagay. Eh, wag may tatakbo-takbo kang mayor, tapos takot bagay, kang, pinasok mo yan. Takot kang sumuong dyan sa panganib. Kasama na, siyempre, kasama na sa pagtupad sa tungkulin mo yan. Okay, dagdagan mo security mo, mag-ingat ka, at pag medyo delikado ang sitwasyon mo, ayaw naman naming magkaroon ng mayor na magaling ha, pero namamatay naman. Ayun, diba? Pero yung kamay na bakal, political will, gawin mo ng dire-diretso. Kasi kapag yan ay ginawa mo ng isang araw, dalawang araw, isang buwan, after 2 to 3 months, bumalik na naman yung mga vendor sa Divisoria. Ayun. At dumumi na naman dyan sa Quiapo at napuno na naman ang vendor yan. Doon pa lang nating masasabing ningas kugon. At gaya ng sinabi niya, kapag ito ho'y bumalik, yung dating nawala natin, yung nilinis natin, kapag bumalik ho yung mga vendor dyan at napuno na naman yung Divisoria ng namumutik-tik na mga illegal vendor, isa lang ang ibig sabihin po niyan, nabayaran si Mayor Isko Moreno. Siya din na may sabi niyan. O ba, itingnan natin. Malaki, parang 5 million a day. Tama ba? Daw. Nabasa ko lang. Ang ano, ino-offer sa kanya. Ang kinikita daw doon ng mga vendors, laki. Ay, nako. Kaya doon, totoong nangyayari yan. Totoong nangyayari yan. Pero alam mo, pag talagang tutupad ng tungkulin at gagawa ng tama. Wala namang masama dyan kung gustuhin. May kasabihan ng mga matatanda, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ayun. Okay, may dahilan po kami para magbalik sa inyo makalipas ang alas 6 ng gabi. Magbabalik po ang On The Go dito sa DWIZ makalipas ang ilang sandali. 6:02 na po ng gabi. On The Go sa DWIZ. At ngayon, nagbabalik ang On The Go. Alright, balik na po tayo sa ating palatuntun ng On The Go dito sa DWIZ. 10 minuto na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Ito pa rin inyong makalingkod, Gani Oro at Chris Ryan Reyes, dito sa ating palatuntunang On The Go. At sa pangalawang bahagi ng ating palatuntunan, ikaw, madalas kang magpabook sa Grab, no, Ryan? Yes po. Halos every day. Kasi, kung mag-aabang ka ng taxi, lalo kung umuulan, mahirap mag-abang ng taxi. So, very useful talaga itong Grab, itong TNVS. Meaning, TNVS, ang ibig sabihin ay Transport Network Vehicle Services. Marami kasi sa mga kababayan natin ngayon, paano bang magpabook dyan? Pero marami na rin gumagamit ng TNVS ngayon.
Yung angkas ba, gumagamit na rin yan? Angkas? Mm-hmm. Ay, yung angkas naman sa motorsiklo. Motorsiklo. Oo, pero sa Grab, hindi lang sa pag ano eh, hindi lang sa pagsakay, kundi pati yata yung... sa pagkain. Parang yung delivery ng goods o pagkain. Mm-hmm. Ngayon, ang issue po rito ay magkakaroon daw po ng transport holiday ang mga TNVS bilang protesta sa LTFRB. Dahilan sa anila ay pahirap na mga polisi at mabagal na proseso sa mga aplikasyon para sa provisional authority. Dahil sa ang TNVS ngayon nagsiservisyo, ang pagkakalam ko Grab na lang yata. Wala na yung dating Uber. Wala na yung Uber. Pero hindi ko malaman kung paano nag-uusap yung mismong mga may-ari ng sasakyan na privado at itong TNVS company na Grab. Nasa linya natin ngayon ang Public Affairs Manager ng Grab Philippines, si Attorney Nika Hosaka. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Nika. Magandang gabi. Magandang gabi din po, sir. Magandang gabi rin po sa ating mga tagapakinig. Yeah, si Gani Oro po ito at si Chris Ryan Reyes. Magandang gabi po. Hindi ho namin, gusto naming maintindihan po yung sinasabing transport holiday ng mga TNVS, pero kayo sa Grab, ang alam namin, kayo ho po hindi kasali dito at ayaw nyo naman na kayo po ay magprotesta o magtigil pasada on Monday. Ano ho talaga ang sitwasyon nito, ma'am? Hello? Go ahead, ma'am, go ahead. Yes po. I clarify ko lang po, sir, no? Ang Grab po ay ang tinatawag nating Transport Network Company, TNC. Marami rin po na iba pang other TNCs na accredited po ng LTFRB. Hindi lamang po ang Grab. Nandyan po ang iba pa, no, tulad ng Auto, ang Hype. Ang mga TNVS po, tulad ng na-mention ninyo kanina na Transport Network Vehicle Services, ay itong mga may separate po na prangkisa mula sa LTFRB para po mag-operate bilang TNVS. Ang relationship po ng TNC, tulad po ng Grab, sa TNVS, iyon pong ang TNVS partners ay independent contractors. Mm-hmm. Dahil po, pag nakakuha na po sila ng prangkisa mula sa LTFRB, maaari po silang magmaneho para po sa mga ibang TNCs din, hindi lamang po sa Grab. Mm-hmm. So, ang ibig sabihin po noon, no, ito pong dineclare nila na transport holiday sa Lunes po. Base po sa mga reports, ang kanilang transport holiday ay from 6 a.m. to 6 p.m. Ito po ay independent na desisyon ng mga TNVS groups. Pero may mga member po din po rito ang Grab. May mga member, may mga Grab TNVS din dito. Oh, yes, yes. Opo, ang pag-refer po natin sa kanila ay mga TNVS partners. Partner, opo, opo, meron pong mga napabalita na meron pong mga TNVS partners na iyon pong nagmamaneho at nasa platform ng Grab na magpa-participate nga po dito sa kanilang transport holiday on Monday. Uh-huh. And opo, ayon nga po sa mga balita at sa mga report, ito po ay bilang pag try to reach out sa LTFRB or pagpapahayag noong pong mga proseso na gusto sana nilang mabago sa pagkuha ng prangkisa mula sa LTFRB. Pero ang alam ho natin, sa darating na Tuesday, sa July 9, may dialogue ho kayo? Meron kayong pakikipag-usap sa LTFRB? Kasama ba kayo doon o sila lang? Meron pong na-post no sa LTFRB na Facebook page po ata nila yon. Mm-hmm. Ito po ay tinatawag nilang TNVS Dialogue. May nakalagay po dyan na pati po ang mga TNC ay naimbitahan. Mm-hmm. Ngunit humihingi rin po kami, no, ng formal confirmation from the LTFRB po directly. Mm-hmm. Kung ano po ang kung sino pa po ang mga nais nilang mag-participate sa dialogue na ito. Mm-hmm. So wala hong formal na pinadala sa inyong invitation o notice?
Opo, sa ngayon po, nakikipag-usap po kami sa LTFRB at meron na pong pag-uusap na magkikita po at mag-uusap po next week. Pero ito pong nakalagay po na TNVS Dialogue ay nakita lang po natin no sa kanilang public page, sa kanilang Facebook page. Kina-clarify din po natin yan. Ang Grab Philippines ba, apektado ho kayo ng pagtitigil nila ng pag-servisyo from 6 a.m. to 6 p.m. na binabanggit ninyo? Affected ho kayo directly o sa inyo po ay dahil company naman kayo, hindi kayo maapektuhan masyado? We are anticipating po na magkakaroon po ito ng epekto kasi po ang pagtigil pasada po ng ating mga TNVS partners ay nangangahulugan na mababawasan po ng supply ng mga drivers sa ating platform. The way po that it works is that Grab is the platform po. Kami po ang nagpo-provide ng technology kung saan ang pasahero ay magbubook ng kanilang driver at ito pong mga TNVS partners na ito ang siyang magsisilbing driver sa, para sa mga pasahero. Kung magkakaroon po tayo ng pagtigil, no, ang mga TNVS partners natin, magkakaroon ng pagtigil pasada po mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. na anticipate po natin na maaari pong maapektuhan itong ating pag-comply po sa ating mga passengers na nangangailangan ng booking. On your part, sa company ho ninyo, wala kayong magagawa? Wala ba kayong power na pagsabihan sila o pagbawalan sila? Dahil ang nabanggit mo, partner lang kayo, no? Walang sanction ba ang mga partner ninyo pag hindi kayo pumayag o hindi kayo sumang-ayon sa gusto nila? O wala kayong magagawa kung anong gagawin nila, ma'am? Sa ngayon po, ang ginagawa po ng Grab at nag-release po kami ng official statement dito, nananawagan po kami no, sa ating mga TNVS partners na kung meron po silang mga hinaing sa LTFRB, gusto po sana natin na at least for them to sit down, have a dialogue, formal dialogue with the LTFRB para po sabay-sabay natin at tulong-tulong natin matugunan itong mga hinaing nila. In addition to that, nag-release din po kami ng statement na hinihikayat po natin ang mga ibang TNVS partners na tumuloy pa rin po sa kanilang pagpasada on Monday. At kapalit po niyan ay magbibigay po tayo ng tuloy pasada reward na tinatawag natin kung saan po, depende po sa performance ng ating mga drivers on Monday, ay makakatanggap po sila ng monetary incentive. Ito po ay para mahikayat po sila no, to at least to cooperate with the LTFRB and with Grab para po together as yung part po ng mga stakeholders natin, ma-address po natin itong kanilang hinaing. Kasi po we understand din, naintindihan po namin na meron talagang kailangang siguro ang pagbabago, no? Para naman po ma-address yung kanilang mga pain points o yung mga problemang nararanasan nila sa pagkuha ng prangkisa. Kumbaga, you make legal to them, kaya meron silang matatanggap na reward pag sila tumuloy sa pasada. But anyway, kung ang kanilang mga hinihilingi ba doon sa kanilang protesta, yung mga request nila, no? Yung mabagal na proseso ng pagkuha ng aplikasyon para sa provisional authority, kayo hindi kayo directly affected nito? Apektado rin kayo? Apektado rin po kami to a certain extent kasi po ang nangyayari dito, nababawasan nga po yung tinatawag nating supply ng mga TNVS partners sa ating platform. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang Grab po bilang TNC ay may sariling accreditation as a transport network company. Pero ito pong mga individual na TNVS po natin, sila po ay dapat na mag-apply ng sarili nilang prangkisa. Ang gusto po sana namin gawin, no, at we have been very vocal about this. We've been reaching out to the LTFRB about this. We want to help the LTFRB po. Naintindihan namin na siguro po sa ngayon ay meron silang kakulangan sa manpower dahil marami po ang mga nag-a-apply talaga ng prangkisa ng TNVS. Gusto po sana naming makatulong sa LTFRB in such ways na, for example, ang TNC po muna, hindi lang po Grab, pati mga ibang TNC, maaaring tumulong sa pag-verify muna ng mga application documents nila. Para pagdating po sa LTFRB, mas mabilis na po
yung pagproseso ng application. Okay. Kung meron hong mga complaints, meron hong mga reklamo, no? Paano direct ang makakarating po sa inyo yung mga customer mismo, yung mga nagpa-patronize na mga commuter, no? Yung mga sumasakay. Paano sila makakapagparating po sa inyo ng kanilang mga hinaing o reklamo? Opo. Ang Grab po sa kanilang app, sa kanilang Grab application, ay meron po dyan na makikita sila na isang tile na ang nakalagay ay account, at may option po dyan na help center. Ito pong help center ay may mga options po kung papaano sila magre-report ng kanilang mga concerns. Maaari din po silang directly na tumawag sa customer service ng Grab sa 883-7107. Bukod doon sa app na nila, pwedeng mayroon direct ang pagtawagan sa inyo, yung binanggit mong number. Correct. Can you repeat? 883? Ito po ay 883-7107. At meron din po tayong tinatawag nating mga social media accounts. Meron po tayong social media teams na mabilis na pong rumisponde sa mga concerns na pinaparating ng ating passengers. Okay, ito sige, mananakay ng Grab itong kasama ko, si Ryan eh. Ayan. Hello po, good evening po. Hi, hello attorney. Po. Hello po. Yes po, may katanungan lang po ako. Yes po. Yes po, halos sa 20 beses kong sumakay ng Grab taxi, sakop niyo pa rin po ba ang Grab taxi, tama po ako? Opo. Yes, ang Grab taxi masyadong ano, pwede bang ako rin magreklamo din sa Grab taxi? Yeah. Sa 20 beses sumakay ako ng Grab taxi mismo, 20 na 'yon, bagsak. Number one sa attitude. Napakapangat ng attitude. Pangalawa, masyado silang reklamador. Pangalawa, sobra-sobrang maningil. Yan ang mga ano ng mga Grab taxi. In fairness naman, may mababait din naman, pero karamihan sa 20 sinakyan ko, 20 ang may ganyang attitude. Ano po ba ang pwede nating gawin para na mapagsabihan naman itong mga Grab taxi naman na ito? Makasingit, saan mabinabatay yung sobrang paniningil? Alam mo, ang ginawa sa akin dito, Sir Gani, attorney, ang ginawa sa akin dito is from Valenzuela, from Ortigas. Ang ginawa niya, sabi niya, hindi niya na raw IA-apps. So, ginawa niya Metro. Nag-metro. So, nag-metro. Nagpumatak ako ng 500. Ginawa niya, pagdating sa Valenzuela, ang sabi niya, babayaran ko pa rin daw yung booking fee. Pero ginawa niyang metro. Ang metro is 500. Ang ginawa niya, ang siningil niya is another 300, so 800 pesos. Ito yung mga ordinary taxi na de-metro, pero under sila ng Grab. Grab, yes. Ano ba ang pwede nating magawa para sa mga ganyang klaseng taxi driver na Grab taxi driver? Attorney. Sir Ryan, salamat po no for bringing this up. Actually, ang ating pong Grab taxi option sa ating Grab app ay kinakailangan po na dapat they should adhere to the price range as reflected po sa ating Grab app. Ito pong mga ganitong insidente na kung saan ay ginagawa pong Demetro instead of yung to comply po no doon sa ating range, sa ating fare range na naka-reflect sa Grab app, ay maaari po nating i-report din sa Grab customer service. Ito po siguro no, hindi lamang po sa mga Grab taxi pati rin po sa mga Grab car na nasa ating app, meron po tayong mga review na ginagawa sa kanila pong behavior bilang bilang providers natin o bilang partners natin. At pag nakakatanggap po tayo ng mga ganitong reklamo, binibigyan po natin sila na meron po silang apprehension para naman po alam nila kung ano yung naging complaint against them. In the future po, sana po hindi po ito maulit, pero kung sakali man po no, na ito ay maulit, maaari po natin yan i-report kaagad sa help center. May option po doon, report an issue about the ride. Tapos po pwede po natin yan, no? Aside from the pag-apprehend po sa ating driver partner, ay ang customer service din po natin will reach out to the passenger para naman po ma-appease ang ating passenger at ma-update siya sa mga steps na ginawa po ng Grab. Okay. Yung binabanggit kasi ni Ryan, medyo naka-generalize na situation ito eh. Kailangan yung to be particular incident, no? Ano ang dapat ibigay, anong dapat kunin
na identity ng taxi at ng driver, attorney? Okay. Ang paggamit mo itong ating Grab app ay lumalabas na po dyan kaagad dahil po ito ay technology-based, no? Lumalabas na po dyan kaagad ang details. Mm-hmm. So, whether po ang ating pag-book ay Grab car or Grab taxi or ito pong Grab share na ating tinatawag, meron na po tayong makikita dyan na details kaagad ng concerned driver natin at meron din pong booking history ng ating ride. So yun lamang po yung mga lumalabas na details dyan sa ating app ang kailangan nating i-provide kung meron po tayong nais i-report. Okay, salamat po. Okay. So, attorney, bali po, pwede po sigurong screenshot na lang at saka pwedeng ipasa namin kung saan po yung inyong social yes, media po. Site po. Opo. Yes po, correct. Tama po yan. Okay. Attorney Rica, maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat din po. Magandang gabi. Magandang Thank gabi you. Po. Si Attorney Nika Hosaka, siya po ang Public Affairs Manager ng Grab Philippines. Oras natin, alas 6:26 na po ng gabi sa buong kapuluan. Tawagan natin si Mayor Isko Moreno, baka makontak natin at makapagtanong tayo sa bagong mayor. Nanonood sa atin si Kabiring Samonte, Mr. Severino Samonte ng Novaliches, Quezon City, Rowena Cruz Reyes, may audio na po. Kanina sabi niya walang audio. Yolanda Inong from Hong Kong, Divina Ito, at last may audio na. Thanks Kuya Winner. Winner ka. Veron Suzuki, ayan, galing na Japan siguro, sa tunog pa lang dito eh. Galing ng Japan yan. Good evening po mga sir watching from Japan, mula kay Veron. Sabi ni Kabiring, Brother Gani at Chris Ryan, baka naman yung mga vendors na apektado ng campaign ni Mayor Isko Moreno sa Maynila ay makaratig lungsod ng Metro Manila, pumunta at payayagan naman ng mga local officials. Ano yun? Local officials na pumunta, hindi payagan naman ng mga local officials, hindi kaya. Yun ang kanyang worry. Talaga hong may maapektuhan. Diba? Sa anumang bagay na magpatupad ka ng paglilinis o pagsasaayos, siyempre, itong mga vendor na ito, sabihin na natin sila illegal vendor, siyempre naghahanap buhay din po ng marangal yan. Laging ang merong kumbaga argumento dyan na nagbubuhay kami ng marangal dito, anong gusto niyo sa amin gawin? Magnakaw? Ang hold up? Oh, pero hindi katwiran po yun. Yes, hindi katwiran po yun. Sapagkat meron ho namang naghahanap buhay din dyan ng legal. Diyan sa Divisoria, may mga pwesto rin dyan eh. Opo. At yung mga pwesto dyan sa tabi, yung nasa tamang lugar, ay nagbabayad din ng buwis. At nagninegosyo rin ng tama. Okay? So, ang gusto kong itanong mamaya kay Mayor Isko Moreno pag nakontak natin sila, meron ba kayong programa na pwedeng i-offer naman sa mga vendor na maapektuhan? Kasi pag nilinis mo yan, talagang kawawa ho talaga yung pamilya din ng mga ito. Pero kung ang batas ay batas, sabi nga ng kasabihan, ang batas ay batas, masakit man dapat nating ipatupad. Pero somehow, nangangailangan ho na meron tayong tinatawag na konsiderasyon o pagiging makatao na ito hong mawawala ng hanap buhay, no? Kung gusto nilang magsaligal, no? At magtrabaho ng legal, baka meron ho kayo, Mayor, na paglalagyan sa kanila yung mga vendor na maapektuhan. Ayan. Okay? Queeners Anihon na nanonood po, traffic staff natin siya. Okay. Nasa control booth. Okay. So, mamaya ho mga kaibigan, tayo po ay magbe-break lamang at magpapatuloy ang ating on the go dito sa DWIZ. Magbabalik po kami ni Chris Ryan Reyes at ang inyong likod, Gani Oro, sa palatunto ng on the go makalipas ang ilang sandali. Alas 6, e medyo na po ng gabi. On the go sa DWIZ. Nagbabalik ang On The Go! Alas 6:37 na po ng gabi sa buong kapuluan. Muli magandang gabi po sa inyo lahat. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang On The Go sa impilang ito ng DWIZ.
Gani Oro pa rin po ang sa inyo naglilingkod kasama si Chris Ryan Reyes. Dagdag na mga impormasyon at balita ang ating mapapakinggan sa huling bahagi ng ating palatuntunan. Ngayon po ay araw ng Friday, gimmick time. Ako, saan kayo gigimmick itong si Ryan ngayon? At traffic time din. Traffic time. Buti na lang hindi nag-uulan, ano? Mula sa labas. Sobrang init naman ngayon. Andiyan na ba? Nasa linya na? Okay, so bigyan na muna natin bago tayo magpatuloy, alas 6:38 na po ng gabi sa buong kapuluan. Isang report mula sa Bulacan ang ating tatanggapin mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol, Louie Angeles mula sa Bulacan. Magandang hapon, magandang gabi, ka Louie. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay, kasakuyang Gani at Ryan. Kanina ay nag-serve. Louie, medyo nag-choppy-choppy ka. Kanina ay yes, ano? Okay na, 1, 2, 3, 4, 5. Go ahead. Okay, nag-serve na ng ang DNR-EMD ni Lorbin, Director Lorbin Quad ng cease and desist order doon sa kumpanya ng Silver Bridge Metal Manufacturing Corporation. Ito yung mga napaulan na nakalanghap ng ammonium nitrate itong mga kalapit bahay. Tapos saan na inaksinan din naman ng pamahalaang bayan at hiningin niya sila tulong agad sa DNR-EMB para masakalang sistema. Ito ay illegal. Ayon kay Normally Claudio, director ng EMB Region. Louie, sorry ha. Medyo talagang choppy. Masama signal. Dadayal muli kami para makapag-establish, re-establish tayo ng maayos SD signal. Sayang yung report mo. Ang naintindihan lang natin eh, pakitawagan natin uli si Louie. Nag-choppy-choppy ang kanyang signal at hindi natin masyadong maintindihan. Hindi readable, no? Silver Breed ba ito? Manufacturing Corporation na ipinasara para dahil sa pollution, ano? Ang pinag-uusapan dito yung EMB, Environmental Management Bureau ng DENR sa lalawigan ng Bulacan. Okay? Okay na? Balikan natin si Ka Louie Angeles sa Bulacan. Ka Louie, please come back. Yes, katamang Kuyang Gani. Yan, malinaw na ngayon. Go ahead, please. Malinaw na. Okay, at kanina nga ay nag-serve na ng cease and desist order ang EMB Region 3 sa pangunguna ni Director Lormeling Claudio hinggil dito sa Silver Metal, Bridge Metal Manufacturing Corporation. Sila yung mga nagtatapot binabaon sa kanilang private lot yung mga abo na pinag-anuhan itong mga ginagawang mga aluminum, yung mga ginagawa nilang mga aluminum na kaldero at mga iba pang mga product mula sa aluminum. Mm-hmm. At ito pala, pag nababasa kuyang, ay talagang ito ay nagkakaroon ng pag-amoy. Mm. Parang amoy na ngayon itong ammonium nitrate na kung saan ay talagang itong mga bata ng mga kapitbahay nitong lupa nila ang naapektuhan, kaya ito inaksinan agad ng DNR Region 3 at maging napamahalaang lokal ng Marilao, at ito ay inisyo na nga ng cease and desist order at magkakaroon na nga, kailangan silang tumalima sa tinatadhana ng kanilang sa provision ng kanilang ECC. At sa Monday magkakaroon agad ito ng technical conference sa tanggapan ng EMB sa San Fernando City, Pampanga. Pagawaan ka mo ng kaldero. Yes, mga at, kaldero ito at mga kawali. Nayari sa aluminyo. So ang mga material o mga raw material nila dyan, yung aluminum. Yes. Ano ang pangalan? Silver Breeze? Silver Breed? Yes, Silver Breed Metal. Anong spelling ng breed mo? Silver Bridge, yung tulay. A bridge. Silver metal. Bridge, bridges in tulay. Metal yes, Corporation yes. Diyan sa Marilao. Manufacturing Corporation. Diyan sa Marilao, Bulacan. Pag sinabing cease and desist order, ay hindi sila pwedeng mag-operate not unless yes. I-comply. Samantala silang wag muna nga, kailangan mag-comply muna sila. Mm-hmm. At nakita rin kasi kuyang talaga maaawa ka sa mga empleyado.
Wala man lang silang mga sapatos, yung mga bota, at maging yung mask man lang. Goggles. Kasi, mask o goggles. Delikado sa kalusugan yan. Tsaka guantes man lang, wala man lang yung mga empleyado, lalo yung nasa may pugon. Aba, hindi lang sa DNR may paglabag yan, may violation sila sa ating labor code of the Philippines. Kaya dito ay pansamantala, sinabihan agad ni Director Claudio, stop niyo muna operation niyo ngayong araw to, at sa Monday umaten kayo sa gagawing technical conference at atinan ito ng mga mamamayan, kapitan, at maging napamahalaang bayan ng Marilao. Sino may-ari niyan? Sinong may-ari? Hindi naman lumantad yung may-ari. Halos Chinese ito, kuyang. Chinese? Oo, ang marap lang sa amin, tauhan lang nila. Mga dapat yan, obserbahan ng mga residente sa lugar na yan. Kapag yan ay pinahinto, pansamantala, dapat stop operation talaga yan. Pag sinabing tigil yan. Tigil talaga, oo. At yun nga, meron naman talagang nakaantabi ng mga nakamasid mga tao doon kung ito ay gagalang yung naturang desisyon ng EMB Region 3. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol, Elis Nagulat, St. Pino, ito na lang sa DWIC. Louis Reyes Louis Angeles ang ating Metro Patrol mula dyan sa Bulacan. Naghatid sa oras natin, alas 6:44 na po ng gabi sa buong kapuluan. Sa karagdagang mga balita pa rin natin, posibleng magkaroon na ng linaw ngayong weekend kung ano ang kahihinatnan ng sigalot sa speakership race sa Kamara de Representantes. Ito naman ang pagtaya ng political analyst ni si Ramon Casiple, kasunod ng biglaang pagdami ng mga nagnanais na maupo sa pinakamataas na pwesto sa mababang kapulungan ng Kongreso bilang Speaker of the House. Sa panayam ng DWIZ kay Casiple, sinabi nito na kahit saang pumaling ang publiko sa usapin, nananatili pa ring liyamado ang Pangulo dahil kontrolado na nito ang mayorya ng mga mambabatas. Sa usapin naman ng paglutang ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa speakership race, sinabi ni Casiple na isa lamang itong uri ng banta sa mga miyembro ng Kamara na magkasundo na. Ayan, sige kayo ha, pag di kayo nagkasundo dyan, si Congressman Pulong Duterte na lang ang magiging Speaker of the House. Parang ngayon ko lang nakakit na dinig yung ganong katindi ang labanan sa House Speaker ha. Dati isa, dalawa lang hanggang tatlo ang medyo pinagpipilian. Ngayon ay napunta na yata sa walo. Marami-rami yan. Ang dami na yata ang gustong maging House Speaker. Gano'ng nga ba katindi ang, gano'ng ka baka ka, nga ba ka powerful ang isang House Speaker? Sa kanyang impluensya, no? Makusan, napabalita pa kang may mga bilihan na ng boto dyan, no? Mm-hmm. Yung vote buying na rin. Million na raw inaabot. May nababalitang 5 million na vote buying. Laki, ha? Saan niya makukuha? Saan niya naman babawiin yun pag naging House Speaker na? Well, alam na mga nakabit yan sa sa ating lower house o sa Kongreso. Alas 6:46 na po ng gabi sa buong kapuluan. Balikan natin si Ryan sa karagdagan pang balitang on the go ni Senator Bongo. Okay, at isa sa isinusulong ni Senator Bongo na bill ay ang death penalty sa mga kasong heinous crimes kagaya ng plunder at dangerous drugs. Yan ang isa sa 10 prioridad na bill na ipinasa niya sa Senado. Yan daw ay parte ng patuloy nilang kumpanya ni Pangulong Rodrigo Duterte na labanan ng droga at korupsyon sa gobyerno. Frustrated na raw si Pangulong Duterte sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno, kaya dagdag ni Senator Bongo na nais ko siyang tulungan na matigil na po ito up to the last day ng kanyang termino. Isinusulong din ni Senator Bongo ang parehong parusa na involved sa drugs. Sa kanyang interview, kanyang sinabi na sila'y magkakaroon ng pag-uusap ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa issue ng illegal na droga upang matugunan nila
mapagtulungan nila ang programang ito ng bansa. Ang pagsugpo sa ilegal na droga at korupsyon ay isa sa matibay na pundasyon ng Pangulong Duterte sa kanyang pagkakapanalo noong 2016 national election. Kaya sabi ni Senator Bongo na tulungan po natin ang Pilipino, hindi aasenso ang Pilipinas kung hanggat nariyan pa ang mga korap na opisyal. Sana po ay tulungan niyo po kami na part po ito ng continuing campaign po namin ni Pangulong Duterte na labanan ng korupsyon, labanan ng kriminalidad at labanan ng ilegal na droga. Yan po ang sabi ni Senator Bongo. Yan, siyempre kailangan ay pagbabago. Hanggang ngayon ay sinisigaw pa rin ng tao ang pagbabago at naghahangad na magtutuloy-tuloy na nga itong mga hinihiling ng taong bayan na sana ay yung dating kalakaran ay mabago na. Mm-hmm. Pero hindi naman mamamagic yan eh. Tama. Hindi naman Superman ang ating mga nakaupo sa pamahalaan. At aminado naman si Pangulong Duterte na meron pa rin mga nakalulusot na mga korap na nasa gobyerno. Kaya nga walang tigil ang cleansing, ano, o baga pagtatanggal at pagpapalit ng mga nakaupo sa pwesto. Ayan. Well, and speaking of pagbabago, kaninang tanghali, yes, guest dito si Attorney Glenn Chong, no? Maganda itong kanyang proposal. Tungkol na nanonood lang ako kaninang tanghali dito sa programa ni nina Mocha Uson, ano? Mm-hmm. Guest nila rito sa DWIC. Ang panukala ni Attorney Glenn Chong, dating congressman ng Biliran, yung pagbabago sa pagbobotohan, yung pagpanahon ng eleksyon. Kasi ngayon, yun nga, biktima daw ng Smartmatic, di malaman kung yung boto na ipinasok ngayon ay talagang siyang botong lumabas pagdating doon sa mga nakanvas na. Kasi sabi ng mga tao, bakit dito sa lugar na ito, hindi pa tapos ang bilangan dito, pero may result na doon sa munisipyo. May result na doon sa City Hall. Tapos ang problema naman, ang bilis naman ang lumabas ng resulta, hindi pa tapos ang bilangan dahil ang tawag dyan ay automated yung election. Mm-hmm. Ngayon, ang panukala niya, ibalik sa manual ang counting. Mm-hmm. Ang counting, di ba? Mas okay din. Mm-hmm. Ang panukala niya, para hindi abuti ng gabi, kasi pag inabot na ng gabi ang bilangan at nagka-brown out, nawala ng kuryente, nagka-blackout, nagka-brownout, pinuto lang kuryente, doon na nagkakaroon ng switching ng mga boto. Ang panukala ni Attorney Chong na dinig ko kanina, dapat daw ay magsimula ang botohan mismo o pagkakas ng boto mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ganun lang. Mm-hmm. Dire-diretso. Ibig sabihin eh talagang wala nang tulugan, wala nang pipikit. Hindi, umaga lang. Umaga? Umaga lang. Hindi nag-aabot ng gabi. Ah, pwede 'yan. Alas 6 ng umaga, hanggang alas 10 ng umaga, bumoto na kayo diyan. Mm-hmm. Pagdating ng alas 10 ng umaga, start na ng counting. Ah, okay. Doon na ang canvassing. Mm-hmm. Pagkatapos, hanggang alas 4 ng hapon yung canvassing. Dahil sa atin, nangyayari hanggang alas 7 ng gabi, tama ba ako? Kinabukasan pa nga eh. So, antok na. Tulog na, nagkagapangan na. Oo, at saka iba na yung binabasa, iba na yung doon na nagkakadayaan. Maganda rin ano, kung siguro, ay mabilis ang talagang botohan. No? Mm-hmm. Pag pinabilis mo yung botohan, 6 a.m. to 10 a.m. Alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, doon ang paraan ng panahon ng pagboto. Mm. Pagdating ng alas 6 ng umaga, sarado na ang balota. Sarado na sa pagboto yung presinto. Mm-hmm. Ando na yung mga watchers. Mm-hmm. So alas 10 pala ng umaga, binibilang na. Mm-hmm. Alas 4 na ng hapon, tapos na bilangan. So hindi na sasabihin na, Nawala ng kuryente, magkaila uli, iba na yung resulta, di ba? Pero ako naranasan ko personally yan, nagkaroon ng depresya yung Smartmatic. Ang tagal, sobrang tagal, nakatambay kami doon. Nangyayari talaga. Yun na nga, anong nangyayari? Ito pwede sigurong manual yan. Kaya mas pabor ako sa manual. Pag manual ang ginawa mo rito, 6 a.m. to 10 a.m. doon na sabay-sabay bumoto. Mm-hmm. Tapos ang panukala niya pa rito, ilimit sa 200 voters per precinct lang. Mm-hmm. Kasi sa ngayon, may mga 800 yata, may mga hanggang umabot ng 800. Mm-hmm. So, pagka nagkaroon ng dayaan doon sa
malaki. Mm-hmm. Tapos matagal ang botohan sa bawat presinto, kung 800 nga naman ang bibilangin boto mm-hmm. doon. Mm-hmm. Eh out of 800, sabihin mo nang nasa 60% ang turnout. So sa 800, mahigit 500 ang boboto, ang ano, mga 500 ang bibilangin, ang dami. So kung 200 registered voter ang bawat presinto, sabihin mo nang nasa 60%, nasa 120 lang ang boto na bibilangin. So tama 'yon, maganda rin. Alam ko dalawang 200 eh. 200 naman talaga ang bawat presinto, kaya lang naka-cluster. Kina-cluster na 'yan. Pero ito maganda, ito yung panukala na ito, ha. Hindi na abuti ng gabi yung bilangan. Pagka nag-eleksyon na panahon ng botohan, alas 6 na umaga hanggang alas 10 lang, alas 10, alas 11, nagbibilangan na kayo ng boto. Nato na, di ba? Kaya nga. Isang shift lang yung watcher mo. Hindi yung dalawang shift. At saka hindi mo sabihin, oh, nag-brown out, di ba? Isang yung watcher, hindi lang dalawang shift eh. Dalawang ano. Eh, minsan, puyat na puyat. At ito, maganda rin ito, pabor din ito sa mga teacher. Oo, para hindi sila abutin ng madaling araw. Pagod na pagod. Kasi pag inabot teacher talaga ng dilim, doon na nagsisimula ang kagimbal-gimbal. Nagkapangan. Di ba, engineer? Pag inabot na ng dilim, doon na nagsisimula ang ika nga eh, mga gabi ng lagi. Ay, magandang gabi sa mga nanonood sa atin. Si Albert Villasana. Si Isabel Corpus Briones. Sino pa nanonood dyan? Ayan. Mayantok Tarlac. Lagana pa rin ang vote buying, kaya nanalo sila. Isabel Corpus Briones. Ayan. Divina Ito. Sa Bulacan din po, uso pa din ang vote buying. Nakakahiya. Sa vote buying, eh, mahirap ding patunayan yan, ano? Mm-hmm. At kung talagang desidido lang yung COMELEC, siguro sa vote buying, eh, doon pa lang, eh, mahuli na sila. Madali ding gawa ng paraan para mahuli yan. Pero ang pinag-uusapan dito, yung canvassing na sana hindi na umabot ng gabi. At hindi natatagalan. So, kasi pag inabot na ng dilim, nandun na yung mga iba't ibang paraan ng mga pandaraya, pagpapalit ng pangalan, papapalit ng resulta, at yung pagka-antok na antok na kasi yung taga-guhit. Yung isang guhit lang, nagiging tatlo. Tapos minsan naman, yung boto ng isa, hindi naman naguguhitan ng ganun, di ba? At sa tuwing nga, botohan lang nabubuhay ang mga patay. Yun ang isa sa problema natin. Yung mga nasa cemetery, yung matagal na nakahimlay. Nabubuhay pa. Nakakaboto. Hindi. Joke lang ho yun. Ano, makasabihin nyo gawing literal. Pero ang ibig sabihin po nito, yung mga pangalan nila, ginagamit sa pagboto ang pangalan ng mga ito. At yung sa vote buying naman, ay totoong tao yun. Tignan mo sa Japan, na napaka-advanced ng bansa na to, pero sila ay gumagamit pa rin ng, ano, ng manual, sabi ni Gerald JV. Manual pa rin sa Japan. Di, ang maganda niyan kasi, yung pagboboto, dapat nakasulat na yung pangalan. Kung nakasulat na yung pangalan doon, Isha-shade na lang, tapos may parallel na manual ng pagboto rin. Tapos yung party list, limit na lang yung party list natin sa hindi ganun kadaming. Sobrang dami. Sangkaputa kasi yung party list, haba-haba ng, ang haba-haba ng mga kandidato, ng mga Pamimilian eh. Dapat mga lima lang, dalawa, tatlo, mga ganun lang. Na party list? Oo. Iba naman, wala namang gagawin. Pamparami lang ho talaga. 10 party list. Pwede na siguro. Eh, totoo yung iba naman, wala naman talaga kinakatawan eh. Tsaka, pagka national eh, pauhaya mo na sa mga senador yan. May mga district naman tayo. Anyway, ang sabi daw ni Mayor Isko Moreno ay one of these days, o ay pupunta siya rito sa studio. Salamat po naman, ha. Thank you, Mayor, ha. Eh, maganda rin itong palatuntunan natin eh, magkaroon ng chance, no, na ma-interview natin itong the famous Mayor of Maynila. Talagang pinapahanga tayo din ni Isko eh. Yun. Sabi dito ng iba nating mga kababayan, kung kayang gawin sa Maynila, dapat kayang gawin din sa Quezon City. Oh. Ay, tingnan natin. Ako, nag-aabang lang. Na? Mahirap magsalita ngayon. Eh, baka naman mayroong mga ibang pakulo
Ha? Mm-hmm. Walang problema kung may pakulo ang isang mayor o local official basta't yung pakulo niya ay may naluluto para sa bayan. Ayun. Kaya sinasabi ko yung gimmick, okay lang yun. Okay lang gumimik yung isang mayor, ang isang local official, basta't pakikinabangan ng bayan. Okay lang yung publicity ninyo. Ching Condino, good evening, salamat. Gerald JB, mas maganda talaga kung manual ang bilangan. Ayan, okay. Salamat. Yung sinasabi natin na na mga strategy no, ng bawat local na official na yan, tayo po ay sumusuporta as long na ang kanyang ginagawa para sa bayan at hindi paglulustay ng salapi ng ating bayan at talagang pakikinabangan ng kanyang mga residente. So dyan po sa Maynila, Mayor Isko Moreno, tuloy-tuloy mo lang yan. Kapag ikaw ay tumigil dyan, ay alam na namin, ang iisipin namin, ikaw ay nabayaran. O, ikaw may sabi niyan, di ba? At kung kayang gawin sa Maynila, dapat kayang gawin din sa ibang lugar. Basta't, iyan ay para sa tao at political will ang gamitin natin. O, bueno, kami ho'y pansamantala ipagpapaalam ngayong Friday. Monday na huli tayo magkakarinigan sa Himpapawid at magkikita sa pamamagitan ng ating online streaming. Salamat po sa mga nanood sa atin sa Facebook Live, sa ating online streaming sa lahat ng mga Pilipino at OFW sa buong mundo. Paalam na tayo, Ryan. Yes po, at hanggang sa Lunes po ulit, at sigurado nga babalitaan ulit namin kayo ng mga bagong-bagong mga balita. Sa ngalan po ni Doc Go, ni Doc Rachel Go at ni Senator Bongo, kami po ay on the go lagi sa paghahatid ng balita hanggang sa Lunes. Happy weekend at patuloy tayo magsiservisyo dahil ang aming bisyo ay magservisyo. Bye-bye. On the go sa DWIC.